Hi, hello. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang videong ito. Tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para sa araw po ng Sabado, March 2, 2024. Hahanguin natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang kabanata ay 15, talata 1 hanggang 3 at tatalo ng 11 hanggang 32. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, isang tao ang may dalawang anak na lalaki, ang wika ng bunso ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa ay natanawa na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali. Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, ito ay dumating sa isipan ng alibugang anak, sapagkat ang kanyang sinapit sa malayong bayan nang dalhin niya ang mana na hiningi niya sa kanyang ama ay nagkaroon ng matinding taghirap at siya'y namasukan bilang tagapag-alaga ng baboy at maging ang pagkaing ipinapakain sa baboy ay pinagnanasahan niyang kainin sa sobrang gutom subalit wala namang magbigay sa kanya. Kaya napag-isip-isip niya na sa bahay ng kanyang ama ay masagana kahit ang mga alila ay hindi nagugutuman. Minsan pa nating binasa o narinig ang talinghagang ito ng alibugang anak. At sa dinami-rami ng mga maaaring pagnilayan, anyayahan natin ang ating mga sarili upang pagnilayang saglit kung bakit binanggit sa simula ng mabuting balita ngayon ang sa isang banda, ang mga makasalanan at ang mga maniningil lang buwis. At sa kabilang banda, ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Ito ay upang ipamukha sa mga makasalanan at mga maniningil lang buwis na may pagkakataon pang inilalaan. Totoo yun. Upang sila ay makapagsisi. At sa mga Pariseo at mga dalubhasa sa kautusan na huwag silang maging kampante sa kanilang pagkamay kapangyarihan. At bukod sa grasya ng Diyos na hindi magkukulang sa mga mapagpakumbaba sa kanyang piling. Ang tao ay nag-isip-isip tungkol sa ginawa niya. Mahirap ang taong hindi pinagninilayan ang buhay niya at waring sadyang walang nais patunguhan sa buhay. Malinaw na nagkamali na, ngunit ayaw pa rin talagang magbagong buhay. Tatandaan po natin na ang mga makasalanan kapag nagbalik loob sa Diyos ay tinatanggap ng ating Panginoon. Sapagkat ang ama dito sa talinghaga ng alibugang anak ay sumisimbolo at kumakatawan sa Diyos na hindi niya itinaboy ang kanyang anak na nagbabalik sa kanya. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon, ang akin lang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Nandito, kamay ka naman, oh.